Hi water signs, tignan po natin kung kamusta naman ang araw mo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin. Energy, we have higher power. Pero yung iba sa inyo, pwedeng, ayan po, namamroblema yung iba sa inyo. Hindi kayo makapag-isip ng tama, water signs, ngayong araw na to. Pwedeng kayo mismo nagpo-procrastinate dito sa mga bagay na gusto nyong gawin. Okay, meron dito ng hihina ngayong araw na to. So we have higher power kasi number 4 to is stability po kasi yan. So yung iba sa inyo, pwedeng feeling ninyo napaka-unstable ninyo, nung life ninyo. Pwedeng yun nga, nanghihina yung iba sa inyo. Baka meron dito nahihirapang maglakad or hindi talaga kayo totally makalakad ngayong araw na to. So, meron dito, ayun, potassium yung naano ko dito. Baka may kulang dito sa potassium. O kaya baka nananakit yung mga muscles ninyo. Baka meron dito, first time nag-workout, ganyan. More on, ano, nakikita ko dito regarding sa health for some of you. Water sign. So, alagaan nyo po yung inyong katawan. Tignan natin yung inyong health. Nobody said it was easy. Nobody said it was this hard. The Moon, 2 of Wands, and Queen of Wands. So may confusion yung iba sa inyo dito. Meron kayo ditong decisions na kailangan gawin, pero marami po sa inyo nagpo-procrastinate talaga. Yun yung nafe-feel ko. Alam nyo yung gagawin ninyo, water signs, pero parang hindi nyo siya hinaharap. Natatakot kayo sa pwedeng kalabasan nung decision ninyo. Kaya po yung iba sa inyo dito, ayan, parang hinahayaan nyo yung ibang tao tuloy na mag-desisyon sa life ninyo. Queen of Pentacles. So may kadil kayo dito. Okay, could be ang kadil ninyo dito is fire signs and earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, and Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Meron kayong kadil. And also Scorpio for some of you. Ayan. Or could be, some of you dito ay Scorpio. Tapos ito, meron kayong dalawang taong kadil dito. Both are female energies. Ayan po. So pwedeng nahihirap. Ayun, yung iba sa inyo, nahihirapan kayo na mamili sa taong to. Or could be hindi to tao, pwedeng dalawang opportunities to para sa iyo, water signs, nahihirapan ka. Pero more on, nakikita ko din sa iyo dito ay dalawang tao. For some of you, kung about to sa love life, kung dyan kayo nahihirapan ngayon, kung yan yung struggle ninyo, pwedeng dalawang tao yung pinamimilian mo dito. Nako-confuse ka sa nararamdaman mo. Tignan natin, pagdating po sa trabaho, spirit guide, kamusta po? We have Wheel of Fortune, marami sa inyo. Ayan, kung ano man yung mga hinihintay ninyo dito regarding sa trabaho, makukuha nyo na schedule, visa, kontrata, ano man po yan, makukuha nyo yan. We have 8 of Swords, tignan natin. Some of you, 8 days, 8 weeks, makukuha nyo po. Ayan, Knight of Swords, mabilis yung energy dito. So, i-grab nyo na kagad yung opportunities pag dumating. Huwag nyo na pong pakawalan. Tignan natin pagdating po sa kaperahan. Kamusta naman? We have Queen of Swords. Meron tayo ditong The Empress. At mayroon tayo ditong The Tower. Okay, so kailangan nyo pong mag-decide talaga dito. Nahirapan yung iba sa inyo, water signs. Regarding sa finances mo. Okay, marami akong nakikita dito na marami kang gustong bilhin, madami kang gustong spoil din. Including yourself, including your family. Kaya lang kasi ito, pagplanuhan nyo yung gagawin nyo sa pera ninyo. Ayan, kasi the tower, we have the tower. Meron dito pwedeng madaming utang. Ayan po. Or pwede na ito, may nangutang sa inyo tas hindi na nagbayad. So ayan, iba-iba kayo ng dahilan kung ba't kayo nawala ng pera dito. But most, more importantly, ano, kailangan mong asikasuhin talaga yung finances mo. Water signs. Hindi ko alam kung fire signs yung nasasabi ko, pero para sa ito, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron dito nag-aaway din. Pwedeng, ewan ko, may nag-aaway din dito, ano, dalawang babae. Ayan o, dito dalawang babae din. Tapos ito din. So, pwedeng ito, yung some of you, meron kayo talagang kadil na dalawang tao.
sa life ninyo, tapos di kayo makapag-decide. Even sa money, pwedeng nag-aaway din yan. So, meron ba dito dalawa yung family ninyo? Kaya ito? Or pwedeng meron ng pamilya yung iba sa inyo, water signs, pero nagsusustento pa rin kayo sa immediate family ninyo. What is your immediate family? Yung nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo. Ayan. So, yung iba sa inyo, ayan. Kaya, pwedeng may pagtatalo dito. Or pwedeng nagtatalo kayo ng asawa mo kung may asawa ka na. Okay, we have naman 7 of swords. We have 6 of pentacles. And we have king of swords pagdating dito sa iyong negosyo. So, pagdating po dito sa negosyo, mag-ingat lang kayo dito. Maging stricto kayo. Maging stricto, maging stricta kayo dito pagdating sa inyong negosyo, water signs. Kasi, ayan po, madaming opportunities na nawawala dito pagdating sa business ninyo. Pwede po na masyado kayong mabait, hindi lang sa mga clients nyo, lalong-lalo na sa mga staffs ninyo. So, medyo maghigpit po kayo. Baka mamaya may nangungupit sa'yo dito. Ayun, kailangan nyo lang talaga ay magkaroon ng goal sa pagnenegosyo. Huwag nyo sabihin na, hindi, wala lang kaya ako nagnenegosyo. Dapat may goal po kayo. Pag wala kasi kayong goal, darating talaga yung point na malulugi at malulugi yung negosyo ninyo. So, kung kayo po ay magpe-business, dapat may goal. Tandaan nyo po yan. Yan o. Dapat may goal kayo. Dapat mayroon kayong tinatarget. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin. Pagdating naman po sa love life, para sa mga single, meron tayo ditong 10 of swords. So, meron dito, ayun, pwedeng ito yung energy ninyo. Nanghihina yung iba sa inyo. Meron dito, inatake ng anxiety. Okay, so meron din dito, pwedeng na-backstab yung iba sa inyo. Ayan, naloko yung iba sa inyo dito. Pwede rin, kaya single na, pwedeng kakagaling nyo lang sa breakup. Some of you sa divorce, sa annulment. Para naman po, ayan, hindi pa okay, pero you are getting there. You will get there naman, water signs. Tignan natin, makaka-move forward ka din. Pero sige, namnamin mo muna yung sakit, yung lungkot na nararamdaman mo. Meron kasi dito nalulungkot talaga. Para po sa mga in a relationship, we have the emperor. So, ayan. So, yung iba sa inyo, diba? Water signs, it's either nasa third party kayo. Ayan, meron nga dito kailangan mag-desisyon. Ayan, no? May move na kailangan gawin dito. It's either kayo yan. Meron kayong kailangan gawin dito na move. Ano ba talaga yung move ninyo? Sino ba talaga yung pipiliin ninyo dito? Naguguluhan kasi yung iba sa inyo. Pwede yung iba po sa inyo, hindi kayo naguguluhan sa dalawang tao. Naguguluhan kayo sa relationship at saka sa opportunities regarding sa trabaho ninyo, sa business ninyo. Pwede kasi nasabayan dumarating at na-overwhelm kayo. Water signs. Para naman sa mga mag-asawa, we have the Fool. Meron tayong 8 of cups. So, hindi naman to may nang iwan or what. Siguro yung iba, ayan. Merong nang iwan sa inyo dito. Pero more on nakikita ko dito is grabbing opportunities. Ayan po. So, diba kung feeling ninyo hindi gumagaan yung life ninyo, water signs, baka ito na yung chance, ayan, na binibigay sa inyo ni universe. Kasi meron akong nakikita dito na pagginhawa ng buhay. Ayan po. So, kung merong offer sa inyo dito, sabi ko nga, diba, kanina din dito, kung may offer sa inyo regarding trabaho, i-grab nyo na po yan kaagad. So, ganito din para sa mga mag-asawa. Kung kayo ay namang problema sa pera at may opportunity naman talaga na dumating, ayun, i-grab nyo na po talaga. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng yan yung madalas nyong pinag-aawayan regarding pera. Pwede rin may nakikita kasi ako dito, nagsusugal. So, pwedeng make a deal kayo or yung asawa ninyo. Ayan, baka may nagsusugal dito. Kaya, yun, parang feeling ninyo, hindi umuunlad yung life ninyo. Tignan po natin, ano pa ang mensahe natin. Energy, love message, love energy, spirit guide. Tignan po natin. Okay, we have chemistry, we have passion. Okay, so kailangan lang ibalik yung spark dito sa relationship. Okay, so may mga bagay na pag talagang hindi nyo naman talaga gustong gawin, hindi nyo talaga gusto na nandito kayo sa isang relationship na to, sa isang sitwasyon na to, kaya nyo namang umalis. Water signs, need nyo lang talaga is mag-decide. Ayan, mag-decide kayo para sa sarili ninyo. Some of you, kung wala ng chemistry dito sa relationship, wala ng kilig, wala ng spark, mag-stay pa ba kayo? Aba, meron talagang nag-i-stay na ganyan kasi mahal nyo yung isa't isa. Kasi 'di ba sa relationship naman hindi naman lagi puro kilig yan eh. 'Di ba? Meron at meron kayong pagdadaanan, pero ang siste diyan ay pipiliin nyo ba araw-araw yung isa't isa.
Pipiliin nyo yung araw-araw, yung isa at isa sa araw-araw, napakaganda, hindi ba? Kasi you want this relationship to work out talaga. Pero kung kayo na lang yung laging pumipili dito, lagi na lang nangangako yung person ninyo, water signs, pero wala namang nangyayari, then mag-isip-isip ka na dyan. Kung ito ba talaga yung gusto mong life, ito ba yung tatagal ka ba dito, kaya mo ba tong pagtiisan? If yes, then work for it. Okay, i-work out ninyo tong relationship ninyo. Para itong 4 of Wands in reverse natin, or 4 higher power natin, ay ayan, maging upright siya. So, kailangan, hindi lang kayo yung nagbibigay. Okay, kailangan give and take kayo dito sa relationship ninyo. Yan lang po. Maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye, water signs!